Yun. Good day mga boss. Today may share ako sa inyo. Ito. Itong owner's manual. Yun. Good day mga boss. Today may share ako sa inyo ito, itong owner's manual. Medyo matagal ko na hinahanap to, buti may nagbenta sa atin ng mura. Kung mapapansin nyo, nagpost ako sa Facebook ng strut bar na color red, nilagay natin kay Love Life, kasama to niya ng binenta. So thank you dun sa seller, siya pa nag-deliver dito sa Tambayan. Galing. Ngayon itong manual, matargo na natin. Hindi ko pa nga nabubuklat to. Samahan nyo na lang ako. Tingnan natin kung ano mga laman. Ewan ko kung nakikita nyo sa screen. Pero alam ko may mga kulang na page na siguro. Pero parang kumpleto pa rin. Post nyo na lang kung gusto nyo basahin. Diba? May mga safety warning. Ito yung model. EE90. Siguro maganda ipascan ko to, no? May 4AGE din pala, no? CE90 1C. May AE95 pa. EE92, EE97 2E, tsaka 2EE, AE92 4AF 4AFE. Tapos may 4AGE. Ayos to. Operation instrument and controls, di ba? Hindi ko alam kung nakikita niyo, pero siyang-siya naman nung nasa loob ng sasakyan. Siyang-siya naman. Ewan ko ba? Ah, 3-door hatchback. Kasi madami siyang ano. Ayan, may mga gauge pa nga yun. Di ba? Gauge. Ito yung walang RPM. Walang RPM. Ito yung may RPM. Kasama na yung clock. Yung may hazard pa. Ayan, tachometer. Speedometer, odometer, temperature gauge, warning light, indicator lights. Diba? Ito, long gauge naman. Type C nakalagay. Sumayin ko yung type C. So pag may nagbebenta pala, dapat type C. Itong hinahanap ko rin. Tsaka wala dito yung digital gauge eh. May digital gauge pa. Ito, pangarap ko rin to. Long gauge na left-hand drive. Kalimitan kasi, nandito yung itong dalawang to. Nandito. Ihanap ko yung left-hand drive original. Pero soon pa yun. Wala pong budget. Ayan o, yung right-hand drive nila. Ito, right-hand drive din. Ayan. Right-hand drive. Ito, yung right-hand drive nila. Oh. Nandito yung... Diba? Ito rin, right-hand drive. Ito rin. Ito. Coop. Ay, matik to. Ito, maganda. Oh. Ewan ko kung anong ano nakasulat dito. Maganda tong gauge na to. Parang pang big body o kaya pang Love Life. Diba? Susi! May susi din pala, no? Ganto yung susi ko dati. Nagpalit ako. Ganto na siya ngayon. Yan. Ito, wala tayo na ito. Pang 3-door lang daw. Siguro mga advanced model na yan. Mga naka-power, power. Powered. Ano yun? Mirror. Yan. Tapos mga upo-upuan latch. Ito, hindi ko na. Door. Back door. Sa mga 4-wheel wagon. 4-wheel drive. Ito, sa hood. Mga basic lang naman pala ito, no?
Ito, mayroon pa sa taas. May mga switches. Ay, may ano, may lumabas pala talagang mayroong sun, ano? Tawag dyan? Basta yung roof, sunroof. May lumabas pala talagang may sunroof. Ayun o. Upuan. Basic na basic yung upo natin. Wala tayong ganyan. Ito, sa mga Levin ata itong upuan na ito, Levin. Sa atin, basic lang. Ito, yung upuan sa likod. May dalawang napo-fold. Sa atin, walang napo-fold. Base model eh. Ito, naghanap din ako nito. Rear seat belt. Baka meron kayo dyan. Tapos na lang. Yung isang set sana, pare, kakabit na lang. Headrest. Yan, puro salitaan na to. Puro caution. Seat belt. Siguro maganda i-scan ko to, no? Kaya lang, pipilasin ko isa-isa kasi hindi ma-scan yung ganda dito, eh. Sayang naman, no? Ito, meron na tayo nito, eh. Headlight. Mga... hindi sa ano... eh, hindi ko alam kung tawag doon. Headlight beam control. No? Maganda to, may adjustment ng liwanag, no? Doon. Madami pala to. Ayos ah, nakakatuwa. Ay, ito sa ano to, compartment. Naghahanap din ako niyan. Kaya lang hindi ko alam kung saan siya nakalagay. Sa compartment. Ang bentahan natin nito, nasa 1,000 na ngayon eh. Naghahanap pa ako niyan. Tsaka yung mga switch na ganito, sa may panel. Naghahanap din ako niyan. Kasi meron tayong kinabit na fog lamps. Wala pang switch yun. Basic switch pa lang. So, fuel. Ayan. Nearly full. Nearly empty. Nearly full. Nearly empty. So, pag nandyan, nearly empty pa lang pala. Low fuel. Pagka umiilaw na yun. So, huwag kayong matakot. Tapos, eto. Ganun din to. To ganun din. Ito. Normal range pala yan. Ayan, so overheating. Oh. Normal range hanggang doon. Pag sumagad ka doon, overheating ka na. So, huwag kayong matakot. No? Yung iba, kalhati pa lang. Tumas lang ng konti, takot na. Huwag kayong matakot. Normal range pa yan. Oh. According sa user's manual. Diba, inulit pa. Oh. Tapos inulit pa uli dito. Ah, ito, ano to? Oil pressure pala to. Oh, normal range, inulit pa, di ba? Kaya matakot. Voltage. Ayan, normal range. Hanggang 17 siguro. 17. 12 to 17. Tachometer. Do not run into red zone. Hindi naman tayo naabot sa red zone. Ito, yung mga kung ano nung sign. Siguro pagka ano, magtanong na lang kayo kung ayan, puro daldala na ito naman. Oh. Puro daldala. Economy, wala tayo nitong ganito. Ito, ignition switch. Ignition. Choke. Sa automatic naman ito. 2E, ano ito? Using engine braking. 80. Hindi ko maintindihan. Babasahin ko na lang. Ah, sa ano? Sa automatic. Engine braking sa automatic. Babasahin ko na lang ito. Hindi ko pa nababasa ito. Eh. Ang dami. 4 speed. Ito yung nasa akin. 4 speed. Meron din silang 5 speed. Hindi na siya lang ipatatuto, no? Dami. 4-wheel drive. Maganda itong naka 4-wheel drive. Ano yun, no? Indicator. Diba? Center differential auto.
Parking brake. Unlock, release. So, controls, air conditioning, FM radio, cassette tape player. Ayan. Ito, maganda magkaroon tayo nito. Urig. Saan kaya makakahanap ng working pa niyan? Ano? Kasi ito may AM, FM to yung speaking pala, yung sa car stereo na kinabit ko, nade-detect niya yung last na volume settings. So, take note nyo lang yun ah. Kasi sabi ko dun sa last part nun, ang na-detect niya pala dun, yung Bluetooth ko, kaya pala ganun yung lakas ng speaker, nung volume niya. Yung Bluetooth ko pala ang na-detect niya. Kung di nyo pa napanood yung car stereo na yun, check nyo na lang. Maganda siya, maganda. Napaka basic nung interface. Ah, ito may tape na to. Tape. Ang dami palang labas din to eh, no? Ito. Ewan ko kung anong year model nilabas yung mga yun. Pero halos pare-parehas lang naman. Tape play, diba? Tape play, mga ganun-ganun. Puro car stereo naman to. Actually, meron pa nga akong ano yun, Pioneer, yung KP500. Nandun, nakatago. Binigay lang sa akin, ang galing yan. Hindi ko pa nalalagay sa small body. Ah, ito, sa aircon naman to. Wala tayo nitong switch na to. Ang ganda sana meron tayong switch na to. Plus yung low, high, ano yan, resistor block lang, hindi gumagana. Itong high and low, manual yan, cable yan na nakakabit dun sa temperature. Basta yung temperature control. Tapos ito, circulation ng hangin. Ito yung flow control. So basic na basic lang talaga si Corolla. Ayan. Diba? Puro daldala na naman to. Siyempre di natin babasahin yan. Mas maganda kapag picture lang. Ito, ano to? Ito yung nasa atin, EE90. Wala tayo nito. So 12 minutes na yung ating video. Ganyan na ganyan yung sa atin, EE90. Cooler control. Kung babasahin nyo, post nyo lang. Yan. Yan, aircon vent. Ito maganda sana, may control na ganito yung aircon vent natin. Wala eh. Basic na basic eh. Ito, isa pa to. Ah, Euro pala to. Europe and Australia version pala yung may ganun lock dun sa ano. Now I know. Clock. Yung nabili kong clock, palyado. Yung dito, laging 2. Laging 2 something. So maghahanap na naman tayo ng clock. Mahal pa naman ang pagkakabili natin dun. Ito yung clock na bilog sa long gauge. Ito, bumili na rin tayo nito. Cigarette, ano, gumagana naman. Ito, kasama nung binili natin. Distributor cap, yan. Wala yung ganyan ko rin. Pero naka-electronic na ako eh. Ah, octane selector knob pala to. Octane selector knob. Akala ko fine tuning. Vertical bold line, horizontal bold line, thread edge dim notch. Original settings for 85 octane. Ayan o. Original settings for 85 octane number. Sa gitna lang siya nung RNA. Okay. Nag-sense din pala to, no? Ayan o. For 86 octane number or higher, dagdagan mo yung A. Pagka 84 octane and lower, oh, okay. So yan, dagdag kaalaman na naman yan. Diba? Maganda rin sana may ganito sa ulo na no. Wala pa ako nakitang Corolla na hatchback sa ano. Actual. May nakita ako Mitsubishi Lancer. Singket na hatchback. Sa actual. Pogi. Fuel. Ayan no. 2E 91. Pag 2E, yung 91 octane ka lang. So, yun lang talaga gamit ko lagi.
Ordinary lang. Ah, regular lang, regular. Yung 93 ata yung premium, yun. 95, eh, high octane ata yun. Catalytic converter. Ito, pinapakalkal to para mas maganda yung exhaust mo. Ano yun? Hack. Hack. Fuel, ano to? Function of engine oil. Engine oil consumption. Ayan. Brake system. Brake pad wears indicator. Ayan, meron pa rin tayo yan. Pero bagong palit lahat ng preno natin. Love life tsaka doon sa green. Ito, Toyota's identification. Chassis number, manufacturer, tapos yung engine number. Sa 4AF nandito sa gilid. 4AGE nandito rin, parehas ng 4AF. Sa 1C nandito. Ayan kung nakikita nyo, no? Sa 2E, kitang-kita naman sa 2E, nasa ibabaw lang. Starting and driving. Nagagaling na kayo, naka-manual kayo eh. Hindi nyo na siguro kailangan ito. Choke. Tinanggal ko na yung ganito ko. Hindi naman hirap si Birdie. Si Love Life naman, naka-electronic na. Nakita nyo rin yun. Pinag-compare natin yung starting ng manual tsaka electronic. Yan, ganito yung lalabas pag naka-choke. May ilaw. Ito. Nakita ko to, binebenta to, ano eh, 1.7 pataas. Itong gantong manual. Meron sa Shopee nito eh. Hindi ko lang binili kasi nga mahal. May magde-deliver pala sa atin, ano. Free delivery. Thank you si ano yun, si Boss Gorby, kung di ako nagkakamali, si Boss Gorby. Dati siyang naka small body. Ngayon naka big body na siya na naka 4AFE. Tinulungan din natin yun na nag-overheat yun eh. Pinaltan natin yung radiator motor fan, tapos thermos, yung thermostat housing, yung water inlet. Madami tayong ginawa doon nung pumunta dito yun. Spare tire. Ito jack, wala tayong gantong jack. Ganap din ako nyan. Tsaka itong bolt na to. Para mabalik natin sa dati, di ba? Toolbox doon pala dapat nakalagay, oh. Pero meron din dito sa gilid, oh. Di ba? Ang pogi, oh. Pagka all stock. Ito, may takip. Balik tayo. DIY maintenance, engine and chassis. Oh, ito yung sa belt. Babasahin ko to. Dapat daw naglalaro siya ng ganung kalaki. Sabi, oh, oil. Add oil. Okay, too full. Ah, hindi rin pala pwedeng sumobra diyan, too full agad. To yung oil type. Drain, loosen, radiator, di ba? Gasoline engine, oh okay. Ano to? Ah, sa diesel. Air filter, pang 4AF to. Ito pang 2E. Ito hindi ko alam. Ito pang 4AF. Sa 2E meron siya daw notch na ganun. Spark plug, platinum tip, pang 4AGE, may correct tsaka wrong pa, oh. Wrong daw yung ganun, ang correct dun sa ano, di ba? Sa 2E ganun din, wrong, correct, dun mo hawakan, oh, di ba? Loosen, ah, ito ganito pala magandang ano, gap. Clutch, minimum maximum. Ayos to. Ah, ito. 4AGE and other engine. 5 to 8 clicks. 4 to 7 clicks. Dapat ganun lang yung handbrake mo. 4 to 7, 5 to 8. Pag sobra na sa 8, wala na. Power steering fluid. Pinupuno ko yan.
ano to, steering free play, so may free play talaga siya, 1.2 inches, so normal lang pala yun. Ito sa transmission to, transmission din to. Yan, malulobat na ako, konti na lang. Treadwear, tsaka ako na papakita iba, malulobat na ako eh. Rotation ng tires, kailangan din pala ng rotation, ano. Oh, maintenance electrical, so, hindi natin kailangan to. Ah, mga fuse, terminal, ground, battery, ito, mga spare fuse. Ito sa mga kick panel, ito mga blown. Ang ganda to, wiper oh. Sabi siya, napapalitan yung wiper eh, yung pinaka rubber lang. Kahit hindi ka bumili ng buo. Ganun lang ginawa ko eh. Headlight. Nice din to. Hindi ko wala, ah, headlight din yan. Nice din. Hindi ko alam. Ah, ito mga filler. Ay, yung ilaw sa baba. Yan. Tatapos na tayo. Removing. Ito may spoiler to yun. Ang ganda to, madami picture. Specification dimension. Yan o. Fuel. 91 octane lang talaga. Diba? Maganda to. May mga ganyan siya. Ito, valve clearance oh. 2020 4AG1C spark plug. Europe oh. Ayos to. Dry belt deflection within 10 kilograms. Ayos to. 10 degrees. Distributor. Rubbing block gap. 0.45 pala. Mali pala yung ginagawa kong 0.40. Kulang pa. Cooling. Yan. Battery. Clutch. Maganda to. Manual. 2.4 liters pala. Ayan o. 2.4 liters. Oil capacity. Ah, oil? Oil pala yan. Hindi, transaxle ito eh. Ha, bayaan mo, babasahin ko na lang yan. Papaliwanag ko na lang sa inyo soon. Ito, ano itong mga to? Tires, R13. Mga acceptable tires. Mga sukat, mga series. Nice to. Fuse, ano to, sa aircon to. Sa kabilang side. Hindi ako nagkakamali. Akala nyo, sa kick panel lang meron. Meron din sa kabila. Yan, mga glossary ba tawag dyan? Ah, index pala. So yan, natapos na natin. Babalik na ulit ito dun. So see you na lang ulit sa next video.